Isang sinasabi ngayon ng mga netizen, particular na itong mga Barangay Ginebra fans, supporters, nanalo na nga itong TNT ni Coach Jojo Lastimosa dito kay Coach Tim Cone. Parang may hanas pang sinasabi itong si Mikey Williams. Kasi nga kiniklaim po ni Mikey na parang ang kalaban po nila is walong individual. Habang nandun sila sa court, kalaban po ang Ginebra San Miguel. At walong individual kasi kasama raw po yung tatlong referee ng Ginebra San Miguel. So puntahan na po natin. Pero guys, alam nyo ba na nagpaalam na rin po si Mikey Williams dito kay Coach Chot Reyes kasi nga hindi po siya po pwedeng makasama dito sa Gilas, Pilipinas kung sakali na makapapili po siya bilang isa sa mga sasabak dito sa SEA Games kasabay po ng pagpapaalam ni Jamie Malonzo. So eto guys, nagpaalam na rin si Mikey Williams sa Gilas matapos magpaalam etong si Jamie Malonzo. At nakaangkla po yan. Dito kay Inquirer, Gilas, Pilipinas will be missing the services of Barangay Ginebra Rising Star Jamie Malonzo and TNT Top Gun Mikey Williams when it tries to reclaim the Southeast Asian Games basketball gold in Phnom Penh, Cambodia this May. Ngayon po yan, May 5 to May 17. Unfortunately, hindi na nga po makakasama si Mikey Williams and si Mr. Jamie Malonzo. Ayon po dito sa report ng Inquirer at ang pahayag po ni Coach Chot, Jamie has begged off. He has to attend some personal matters back in the US. We also wanted to have Mikey, but I think he left the Philippines already because his father is getting married. He had to be there. So ang sinasabi po dito ni Coach Chot, nagpaalam na rin nga po, ito si Mikey Williams at para dumalo sa kasal ng kanyang tatay. Si Jamie Malonzo, alam naman natin, na-report na rin natin yung kahapon na nagpaalam po siya kasi nga po meron daw pong dadaluhang kasal ng kanyang pamangkin. At so ang tanong dito ngayon, pasok ba si Williams sa Gilas roster kung hindi umalis ng bansa? Ito si Mikey, no? Para nga dumalo ng kasal ng kanyang tatay. Ito yung report ng Inquirer. Williams, meanwhile, is a favorite for the final roster as he could beef up the roster without any complications as the regional meet only requires a Philippine passport for a player to represent the country. So parang ayun na nga, paborito or ibig sabihin, posibleng makapasok etong si Mikey Williams in case na hindi nga po siya nag-back out. Kung nagtuloy-tuloy lang siya dito sa training, no? Parang yun na nga po yun. Kasi nga, maganda rin naman yung kanyang naging performance netong nagdaang final series. At so eto na nga yung sinasabi dito, no? Matapos yung pamamaalam ni Mikey Williams at ni Jamie Malonzo, eto na nga po yung sinasabi, yung nag-circulate online na kasama daw ng Ginebra ang mga referee habang kalaban po nila, kabakbakan ang TNT. Eto ang pahayag ni Mikey Williams dito sa One Sports. Sabi niya po rito, it was really tough, especially in the thick of it. During the game, we're playing against 8 people, di ba? Habang nagaganap nga yung laro, sabi niya, nakikipagbakbakan kami sa 8 tao. Wala namang tao doon kung hindi referee lang, tatlong referees, and then 5 players ng Ginebra. So parang sinasabi niya nga, kakampi nitong Ginebra ang tatlong referee. Grabe si Mikey, no? Grabe, ganun katindi. Actually, nanalo na sila. Wala na dapat ganung issue, di ba? So, sino-sino ba tinutukoy ni Mikey Williams dito? Puntahan natin to ang report ulit ng One Sports at yung pahayag ni Mikey Williams. Sabi niya, we are fighting against 5 great players who are well coached by Team Cone. O, yun ha. 5 players po yun, ha. Yung sinasabi po niya, yung Ginebra. And then, you have got 3 referees sometimes that don't really throw it our way. Parang maangal kayo siya sa mga tawag, no? May mga tawag daw kasi na parang hindi dapat itawag. Yung mga ganun siguro sinasabi ni Mikey. Medyo yun ang nakita niya talaga. Pero nag-champion na kasi . Dapat wala ng mga ganitong issue, no? Pero yun na nga, lumabas pa rin na parang sinasabi niya na nahirapan talaga kami kasi maganda na yung kalaban namin. 5 players, mabibigat na yon. Dahil nga maganda yung pinapakita rin ni Coach Tim Cone at of course alam naman natin kung anong kayang ilabas ng Ginebra, pero kalaban pa rin nila yung referee sa mga tawag, di ba? Hindi nga pumapabor, ayon po sa kanya yan. And yung stats ba ni Mikey Williams sa finals, ano bang stats po nito? Ayon dito sa One Sports at eto na nga, no? The 30-year-old gunner averaged 22 points, 3.3 rebounds and 3.2 assists in the series. So yun nga, ang average po niya is 22 points. At meron siyang 3.3 rebounds and 3.2 assists sa serie po, ha.
Pero sa Game 6, nagtala po siya ng 38 points. At napakalaki po niyan, ha? Nakuha niya po yan sa pamamagitan ng Siam na 3 points. Grabe po yun. Ganon katindi ang mga kamay nito si Mikey Williams. Kaya nga nagtataka tayo bakit may mga issue pang ganon, ano? Yung kasama yung referee. So, ano naman ang reaction ng basketball fans tungkol sa issue ng referee? Tingnan po natin. Hindi naman po pwede na wala to, di ba? So, si Jerry Amazing, sabi niya talaga ba, Mikey Williams, panoorin mo ulit ang Game 6 tsaka mo sabihin pabor sa Hinebrang referees. Nag-champion ka na at lahat, ang dami mo pa rin sinasabi. Totoo yun, parang ganun eh, no? Champion na nga eh, sana wala nang ganun, ano? And facts, aksidente pagka-champion nyo, marami lang unfortunate events na pumabor sa inyo, tantanan mo kami. Yung sinasabing unfortunate events ay yun na nga, may mga injuries kasi, ano? Si LA nagkasakit, si Japet wala rin, may injury, di ba? So medyo nahirapan talaga rin itong Hinebra. Aminin natin yan, nakulang din talaga sa tao ang Barangay Hinebra. So si Marlon Cruz, sabi po niya, shoutout sa mga media na bumoto dyan maging finals MVP. Sa PBA, yung kabuhayan niya, sinisiraan pa niya. So, yun na po yun. Medyo ganun na nga yung nangyayari. And then si Tess, sabi niya, true. Just like his coach. Okay, so, kung present lang si LA, Japet, not 100% fit to play. And Justin, food poisoning, blar kayong mag-champion. So, yun na nga. Parang ang pinapoint out niya rito is kulang talaga sa tao. Kasi si LA nga may sakit, si Japet, hindi nga 100%. Although nakalalaro nga po yan. Hindi naman ganun katindi ang pinakitang ano rin eh, no? Kasi galing nga po siya doon sa injury. And si Justin, nagkaroon pa nga ng issue na food poison nga po yan. So parang kung titignan natin, medyo iba talaga yung nangyari. So si John De La Cruz, sabi po niya, to be honest, champions are not made because of accident, boss. Ayan, so ayun na nga. Yung accident na sinasabi po niya, kasi nga nagkaroon nga ng mga injuries eh. And then si Justin, nagkaroon pa rin nga ng issue na gano'n. Yun ang sinasabi po niya na hindi yung champion ay hindi nangyayari dahil sa aksidente lamang. So, eto si Lloydita, sabi niya, Mikey Williams was saying about battling 8 people. Was he referring to Hinebra whom referees ignored when driving to the basket allowing TNT to get away with fouls throughout series? And on Game 6, 3 non-calls on travel violations of TNT. Ang lilinaw ng mata nila, no? Nakikita talaga nila. JB Black called foul. Kelly Flapp, not... sorry na nga po yan. Hindi talaga nagiging maganda yung dating sa Hinebra fans yung ganitong issue mula kay Mikey Williams. Kasi nga, isip nila, nanalo na yun. Sana wala na pong ganon, sabi nila, di ba? Si Plantita, dati ng problema ng referees, may inconsistencies sila talaga. Kaya sana habang off-season, mag-train din ang mga referees. Pero sana maturuan din si Mikey on what not to say. Nag-team building TNT nung December because nang nag-awol siya. Buti nga, naging maayos pa sila, sila ni Coach Jolas. Kung iba, baka na-trade na siya. So, yan po yun. Yung mga reaction po ng mga netizen, particular itong... Hinebra fans, of course, masasaktan talaga sila kasi nga, ganun yung nangyari, ganun na naririnig nila kay Mikey Williams. So guys, ano sa opinion po ninyo? Pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.